Makalipas ang dalawang taon ay muling nakapag-retreat ang mga guro sa teritoryo ng Palawan Mission. Ang kanilang pagsasama ay nakapagbigay ng bagong sigla at inspirasyon sa pagtuturo, ganun din nagdulot ng magandang samahan at pagkakaisa. Si Dorothy Rodriguez para sa report. Masayang idinaos ng mga guro ng Palawan Mission ang kanilang Teachers Retreat 2022 dito sa Sitio Labcay ng San Palawan. Bago pa man nagsimula ang pandemya, ay nakakaroon na ng palagi ang pagsasama-sama ang mga guro ng Palawan Mission. Ito ay upang magkaroon ng maigting na pagkakilanlan sa isa't isa at lumago bilang Kristiyanong guro. Ang Teachers Retreat ay idinaos na mayroong temang Teach, Touch, and Transform for God's Service. Halos 100% ng mga guro ang lumahok sa nasabing programa. Ito po ay dinaluhan ng 44 secondary and 42 elementary teachers na nagmula sa 12 paaralan na nasasakupan ng Palawan Mission. Maraming activities ang ibinahagi ng mga officers at iba pang mga guro. Mas lalong sumaya ang retreat na isinagawa dahil narito rin ang presensya at suporta ng Palawan Mission at Director ng Education Department na si Pastor Agapito Tuting. Ang layunin po ng retreat na ito ay para naman magkaroon ng refreshing time para sa ating mga teachers. Saring layunin nito ay para magkaroon ng bonding time, makapagbigay sa kanila ng spirit of enthusiasm at sana ito rin ay makatulong na makaprepare sa kanila. Sa taong ito, nadagdagan ang bilang ng mga guro na nais na makapagturo sa ating paaralan. Isa na rito si Ma'am Shirley Pusing. Ito po ay napaka-unforgettable experience sa akin as a new teacher na as a priest. Sapagkat marami po akong nakilala, iba't ibang mga knowledge or mga lessons na nakapag-post sa akin at nalaman ko po kung gaano kahalaga ng mga activity na ito para ma-refreshen or maging refresh ang ating utak, ang ating feeling. Very challenging ang pagiging guro sa ating institusyon, ang wika ng iba. At ayon pa sa kanila, ay hindi tataba ang iyong bulsa. Ngunit, mananatili at pipiliin nila ang makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa mga estudyanteng uhaw sa pag-ibig at salita ng Panginoon. Huwag tayo pong manghinawa sa atin pong mga gawain sa tulong ng Panginoon. We can do it. Because God is with us and we are called by God for this ministry, sana gampanan natin ang maayos yung ating tungkulin. Mula dito sa Napsan, Palawan, Dorothy Rodriguez, layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today and PC News.